everyone! Welcome back to my channel again. My name is Daisy. Kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe at pakihit na rin ang notification bell below para updated kayo sa mga new uploads ko. So today's topic guys is about burning fat. Diba? Ang hirap. Marami nagsasabi ang hirap magbawas ng bilbil sa tiyan. Pero tuturuan ko kayo kung paano. Just keep on watching. Magbibigay ako ng mga tips. Ang mga tips na ibibigay ko guys is based lang sa aking experience at sa aking research. So kung excited na kayo guys, excited na rin ako. So don't forget to give me a big thumbs up and let's get started. Bicycle lang ako 10 minutes every day. Simple lang, pero non-stop. Ibig kong sabihin, nakapedal ka lang palagi sa loob ng 10 minutes. Medyo mahirap siya guys, masakit sa paa, masakit sa hita, pero alam nyo na, tiis ganda. Sabi nila, pagdating daw sa pagbawas ng timbang, dapat lang na yung calories na lumalabas sa katawan natin ay mas mataas kaysa sa calories na pumapasok. Kailangan mo magsunog ng maraming calories kaysa sa kinakain mo para pumayat ka. Hindi lang nakakabawas ng taba ang pagpadyak. Nakakabuo din ito ng muscles. At hindi lang yan, pinapataas ng pagpadyak ang heart rate natin. Pinapadaloy ng maayos ang dugo sa katawan natin at nagsusunog din ng calories na nakakatulong na huwag tayo maging overweight. Bilang resulta, nakakatulong ito na makaiwas tayo sa mga posibleng heart disease at cancer. May pag-aaral din na kapag nagbabike ka, mas hindi ka lapitin ng sakit. So, ipapakilala ko nga pala sa inyo ang baby ko, isang stationary bike. Mas gusto ko ito para anytime makapagbisikleta ako sa loob ng bahay. So, dito mo ipapasok yung paa mo. Adjustable naman siya guys. Tapos dun sa kabila, yan. Yan yung adjustable niya. Ma-adjust mo siya. So, yan guys. Ang tawag dyan is tension adjusting knob. Yan. Tension adjusting knob. So, kung gusto mong magpedal ng medyo pahirapan, so, pwede mong i-plus. Tapos, yung kung gusto mong normal lang yung pagpedal mo, doon ka naman sa negative. So, follow mo lang yung arrow guys, kung saan siya naka-point, doon mo siya i-adjust. So, ito naman guys, ito yung tinatawag na computer. So, dito natin malalaman yung time, speed, distance,
calories and pulse rate, something like that. So, kung gusto mo siyang i-activate, lagyan mo lang dito ng battery. Diyan. Maglakay ka ng battery. Yan, ganyan ang nasa loob niyo, guys. Isang battery lang siya. Ayaw mag-focus kasi may light doon. Diyan. Kaya ganito. Isang battery lang siya. Hindi ko alam kung anong battery. Hindi ko pa kasi na-try yan. Kapag magbabike ako, nagbe-base lang ako sa time, sa minutes. Hindi ko siya nilagyan ng battery. Eto naman guys, eto. Seat adjusting knob ang tawag dyan. So, i-adjust mo lang siya kung gusto mong kung feeling mo mataas to, so pwede mo siyang i-adjust pababa. Okay, ganyan. Meron siyang hole 1, 2, 3, 4 holes. So, ito yung box niya, guys. Yan yung box niya. Meron siyang free manual, of course. Ito yung manual niya. Yan. Tapos, yan yung manual niya. Tapos, meron din siyang tools. Hindi ko alam kung saan ko na nalagay yung tools niya. So, meron siyang free tools. Sa totoo lang naman, guys, binili ko to kasi gusto kong lumaki yung hita ko. Magkamasa naman yung hita kong maliit. Tapos, mabawasan yung taba sa chin ko. Kung hindi ko ma-feel yung muscle ko na sumasakit, guys, kasi kailangan dapat kapag nag-exercise tayo, kailangan dapat ma-feel natin yung muscles natin. So, sa akin, kapag hindi ko siya ma-feel, i-a-adjust ko yung adjustment knob, yung resistant niya. So, ang tip ko, guys, based ito sa experience ko, ha, at saka sa research ko, bago ako mag-exercise, umiinom po ako ng protein milk. So, protein milk, kung wala tayong protein milk, okay lang naman kung after natin mag-exercise is kumain tayo ng mga protein fruits, vegetables, foods, basta any protein, high protein foods or milk. So kung hindi pa natin alam yung mga high protein foods, milk and vegetables, pwede natin itong i-research at itanong kang Google para malaman natin kung ano yung mga high protein. Tsaka guys, bakit protein? Kasi yung protein, guys, kapag kinakain mo siya after ka mag-exercise, hindi ka madaling magutom. Feeling mo lagi kang busog kapag umiinom ka or kumakain ka ng high protein food or milk or any drinks. So, tip number 2. So, based sa research ko, guys, every time daw mag-exercise tayo, dapat yung belly natin, yung chan natin, kailangan naka-in siya. Katulad nito. Yan. Hindi siya pwedeng nakablogta ng ganun. So, dapat naka-in talaga siya ganyan. Para bumalik yung shape, dating shape ng chan natin. Number 3. Non-stop biking. Once nag-set ka ng time, example sa akin, nag-set ako ng 10 minutes. Pag-start ng 10 minutes, non-stop na siya. Nagbabike na ako hanggang sa matapos yung minutes na yun. So, kung maaari, guys, iwasan natin yung matatabang pagkain, lalo na yung soft drinks. Alam naman natin yung soft drinks, di ba? Nakakapagpalaki talaga yun ng tumutulong yun sa paglaki ng chan natin. So, yun lang, guys. I hope nakatulong ang video kong ito. If you think nakatulong ang video kong ito, don't forget to leave like and don't forget to subscribe to my channel. So, see you in my next vlog. Bye-bye! Thank you!